So, Kablessed, tapos na tayo sa ano? Sa main house. Ngayon naman, Kablessed, i-check natin yung progress dito sa apartment kasi nasa finishing na rin yung apartment, Kablessed. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, mag-update po tayo ngayon sa project po natin dito po sa Highview Hills Subdivision sa may Apalit. Ayan, sa lahat po ng mga taga-Apalit, sa lahat po ng mga taga-Highview Hills, yeah, binabati po namin kayo. At sa mga client po natin na nasa US, kay Tita Jess at kay Tita Matilde, ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala po sa Blessed Builders. Ito po ay second project po natin sa mga client po natin. So, repeat client po sila. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa Blessed Builders. So, nakagawa na po tayo ng apartment dati. Dito rin po yung location kung nakita niyo po yung dating vlog po natin sa 6-unit apartment. Yan, i-flash ko na lang po if gusto niyo mapanood. So, 6-unit apartment po yung ginawa natin dito more than a year ago. Tapos ngayon po, gumagawa na naman po tayo ng another apartment, which is yung nasa side na yon, at yung pong main house or retirement house ng mga client po natin. So at the moment, Kablessed, nasa finishing stage na po tayo. So kitang-kita na yung forma ng bahay, kitang-kita na yung ganda ng bahay, Kablessed, lalong-lalo na nasa bungad lang tayo ng subdivision. So yan po yung entrance. So pagpasok sa subdivision, talagang makikita po yung bahay at saka yung apartment. Dati po kasi yung history po ng lot na to, model house po ng subdivision yung nandito dati. So model house, alam ko dalawang model house yung nandyan, kaya nasa bunga dya. So eventually na bili po siya ng mga client natin, kaya nandyan po yung lote nila ngayon. Ayan po, napatuyan ng bahay, napatuyan ng apartment, and prime location. So check natin, Kablessed, kung ano yung progress dito. Punta muna ako dito sa fasad ng bahay, sa harapan ng bahay. So kung makikita natin, Kablessed, pagtingin po natin sa bahay, meron siyang parang malaking canopy dito sa harap, tapos pumunta siya dito sa may right side. Kaya kung makikita natin, parang meron siyang box dito. Box dito sa harapan, box dito sa kanan. Tapos ito yung frontage ng bahay niyan, Kablessed. Yan. Ito yung makikita natin sa frontage. Tapos itong area na to, itong area na to, Kablessed, ito yung parking lot. So one car parking dito siya. So minaximize natin, Kablessed, yung lot. So sinagad natin yung parking natin dito, tapos pati sa harapan. Pero may setback pa rin tayo. So parking, tapos yung main door natin dito siya. Main door, tapos yung bakod natin, Kablessed, pina-finalize pa natin. Pero dito yung pedestrian gate niyan, ire-retain natin yung mga poste kasi sayang, Kablessed, halos kakagawa pa lang ng mga bakod na ito. Yun nga lang, since in-elevate natin yung bahay na 120 from sidewalk, so kailangan natin itaas din yung bakod niyan kasi lulubog yung bakod. Papansin na natin, ito yung bakod dati, ito pa lang yung finish flooring ng bahay. So in-elevate natin yung bahay, so kailangan itaas din natin yung bakod. Lalo na refer ng mga client natin na may privacy sila sa tataasan natin yung bakod niyan. Tapos naglagay tayo ng mga malaking opening dito for natural light. Sa usual standard finish, hindi po ganyan kalaki yung mga window. Usually nasa 120 by 150 yung standard sizes ng mga windows natin. Pero since these are upgrades na ginawa ng client natin, so nakapaglagay tayo, mga ka-Blessed, ng mga malaking window. Halimbawa ito, big window yun dito. And then itong area na to, itong buong
opening na ito, so big window din siya. Kagandahan, nakapaglagay tayo ng canopy sa area na ito para in case umuulan, kaya hindi direkta yung tama ng ulan sa mga windows natin. Tapos sa area na ito ka blessed, yun yung magiging balcony ng bahay, mamaya puntahan natin. At the moment, hindi tayo makakadaan dito may mga gamit, pero ito yung parking, ito yung main door, napakalaking pintuan, mamaya check natin. Nag-upgrade din tayo ng pintuan ka blessed. So ikot tayo dito sa kabilang side. Bali, dalawa yung magiging entrance niyan ng bahay. Pedestrian gate dito, most likely ba dito yung gagawin natin pedestrian, kung ano yung preference ng clients, either dito or doon sa kabila. Pero dalawang magiging pedestrian gate natin. So dito tayo dumaan yan. So itong portion na to, open space nga siya ka-blessed. So open space, ang gagawin ng client nyo dito, maglalagay ng mini pool sa area na to. Hindi nga lang kita yung space at the moment kasi maraming kalat, pero itong open space na to gagawing dipping pool. Tapos yung area na yon, open space din for garden. Tapos itong area na to para sa mga apartment and commercial units, mamaya i-check natin ka blessed. Sa area na to, itong malaking opening na to, sliding glass door to, para kitang-kita yung dito sa labas na magiging dipping pool. Tapos ang area na to, magiging dining area. So dining area, tapos yung kitchen area ng bahay is nandito siya. So punta ako sa main door natin para makita nyo yung flow ng bahay. So nandun tayo kanina ka-blessed sa harapan ng bahay. So ito yung parking, ito yung main door natin. At kung titignan natin yung main door natin ka-blessed, ano, nag-upgrade tayo. So yung suka nito, nasa 140 centimeters yung lapad niya. Tapos yung height naman niya is nasa 240 centimeters. Yan, yun yung lapad ng main door natin. So upon entry ka-blessed, makikita natin, open concept siya. So itong area na to, yung magiging sala, yung dining, tapos yung, dito yung dining, tapos dito yung kitchen area. Tapos itong area na to, under stair ng apartment, yan, gagawing storage yan, yun dito. Storage area, tapos yung common sewer natin, dito sa ilalim, sa ground floor, dito siya. Banyo, tapos meron tayong extension ng kitchen area. Naka-cover din ito ka-blessed. Extension ng kitchen area, meron tayong access dito papunta sa parking area, para at least kung may mga gamit, yan, diretso dito sa dirty kitchen. Yan, tapos may open space tayo dito, pero itong open space na to ka-blessed, check natin. Yan, para sa ano siya, sa apartment, yung first unit ng apartment, mamaya i-check natin. So balik tayo dito sa door natin papunta sa main kitchen. So main kitchen, dining, tapos meron tayong bedroom dito ka-blessed. Bedroom natin sa ibaba. Yan, para may option ka-blessed yung mga client natin, kung gusto nilang mag bedroom sa itaas, pwede. Kung gusto nilang mag bedroom sa ibaba, pwede rin. Yan, tapos meron tayong opening dito, glass door din po yun dito. Tapos kung portion na to, ito yung banyo ng bedroom 1. Yan, so ongoing na yung pagta-tiles. So bedroom 1, ka-blessed. Tapos akit tayo sa itaas. So yung stair natin ka-blessed, pa letter L siya, paakit. Tapos may landing tayo dito. Landing, tapos ayan, paakit. And ka-blessed, itong project na to, high ceiling, so open to below. So pagpasok sa ating main door, ayan, makita agad natin. High ceiling, tapos big window sa area na to. So pag-akyat natin ka-blessed, makikita natin is yung open area na to.
Itong open area na ito, ka-blessed family area. Ayan, maglalagay tayo yan ng railing dito. Glass railing yung prefer ng client natin. So, fina-finalize pa yung design yan. So, glass railing yun dito. So, yung area na to. So, yung area na to, family area, open area. Tapos, makita natin meron tayong malaking opening dito. So, malaking glass window yung lalagay natin dito. Tapos, yung balcony nandito siya. Pero yung access ng balcony sa may kabila siya. Mamaya i-check natin. Tapos sa itaas, ito yung CR natin. And ongoing na rin yung pagtatayos ka blessed. Tapos sa area na to, meron tayong access palabas. And itong open area na to ka blessed, pwede siyang gawing laundry. Or pwedeng pag nagbibilad ng mga damit, yan kasi open siya. Yan o. Tapos ka blessed yung ginamit nating sa eaves natin. PVC yung ginamit natin. Yung usual lang ginagamit natin na spandrel is yung metal, pero yung ngayon ka-blessed PVC yung na-request ng mga client natin. So upgraded yung mga eaves natin. Yan. So open area, so pagpasok natin dito, yan, family area. Tapos meron tayong another bedroom dito ka-blessed. So bedroom, and bedroom 2. Tapos itong bedroom 2 ka-blessed, meron siyang parang mini balcony dito. So mini balcony. Ayan, tapos open yung dito niya sa ibaba. So bedroom 2 tayo. Pag after ng bedroom 2 ka-blessed, ito yung magiging main bedroom ng mga client natin. Before tayo pumunta dyan ka-blessed, ito yung view pala. If nandito tayo sa ano, sa itaas. So, high ceiling. Ayan, living area, so family area. So ito yung master's bedroom. So sa master's bedroom ka blessed, makikita natin, ayan, maluwang yung space. Ito yung kwarto na may pinakamaluwang na space. Meron tayong malaking window dito. At tapos ng area na to, overlooking siya sa ibaba. Sa ating living area, glass din yung request ng mga client natin dito. And then meron tayong opening dito papunta sa another area ng kwarto. Pwede gawing wardrobe. Actually, pwede rin i-convert ng bedroom yung dito. Tapos yung dito, sa area na to, pwedeng recreation din. So, malaking space din yung nandyan. Pwedeng magkasala, actually, yung mga client natin. Pwede gawing sala ito. Tapos gawing bedroom yung dito. So, meron tayong malaking opening dito. Glass din yung lalagay natin dito. Tapos another opening dito. Yan, meron tayong sliding yan dito. Sliding a door. And ito yung ating balcony. Yan, so yung balcony natin, ka-blessed, pa-letter L. Nandito siya. Yan, tapos may access tayo papunta sa dulo. Tapos yung railing natin dito, glass railing din, yung request na client natin. So ito yung view natin ka-blessed. Ayan na yung main highway. Ayan na yung entrance ng subdivision. So bungad na bungad talaga siya. Pagpasok ng subdivision, talaga makikita yung bahay. And ito yung view natin pag nandito tayo sa kwarto. So yung stair natin, tapos yung living area. So ka-blessed, tapos na tayo sa ano, sa main house. Ngayon naman ka-blessed, i-check natin yung progress dito sa apartment kasi nasa finishing na rin yung apartment ka-blessed. So tuloy-tuloy na yung masilyahan. Tapos nakapag tiles na sila, tapos na-extend na ka-blessed yung kitchen natin dito sa likod. So check natin. Tapos ka-blessed yung bawat apartment pala dito sa baba / commercial unit, may sarili silang bakod. Ipakita ko lang. Ayan, so may bakod na siya. May partition in between ng mga apartment unit. Ayan, partition. Ayan, partition. Para may privacy per unit.
magpasok tayo ka-blessed. Yung tiles na ginamit pala natin dito ka-blessed, wood tile sa ground floor. Tapos yung kisame natin ka-blessed, naka-cove ceiling tayo sa area na to. Tapos dito naka wood tile din. So itong area na to ka-blessed niyan, ito yung magiging dining and kitchen. Tapos meron tayong open space dito, pwede kaming storage. Tapos ito yung banyo natin. Tapos ka-blessed dito sa ground floor, nag-extend tayo ng ating kitchen. So ongoing pagro-roofing, so masasaraduhan yan yung portion na to, pero itong area na to ka-blessed open siya para may natural light pa rin na pumapasok in case magbibilad ng damit. Yan, mayroon pa rin liwanag dito or sunlight. Yan, open, pero ito area na to ka-blessed, naka-roof ito, tapos ipapasiling natin ito. Tapos yung lababo natin dito, and ito sa labas, letter L. Tapos ang area na to ka-blessed, dito tiles din yung flooring natin. Tapos yung sa itaas ka-blessed, akit tayo, check din natin. Ikot lang ako sa bahay, doon tayo dumaan ka-blessed. Kasi yung access ng mga apartment niya sa itaas, dito siya. Paakyat, pero hindi pa siya tapos, ginagawa pa lang. So ikot tayo sa kabila. So ka-blessed, doon tayo kanina sa may baba. So ito yung hagdan niyan, paakyat. Yan, yun yung main road kanina. So paakyat papunta sa mga unit natin dito sa itaas. Yan, so yung hallway natin ka-blessed, wood tile yung ginamit natin dito. Yan, so 1, 2, 3, 4, 4 na unit ka-blessed. Yan na. So nasa finishing stage na tayo. Check natin kung alin yung pwede natin pasukan. Check natin yung dito. So ka-blessed, kapag tiles na sila dito, kulay gray yung tiles natin. Gray, tapos ito yung banyo. Banyo, tapos nandito ka-blessed yung countertop natin, yung kitchen natin, kitchen sink nandito. Isa ka ibaba, nasa labas. Pero hindi ito ka-blessed, nasa loob. Tapos ito yung kwarto natin dito. Sa second floor, naka-cove ceiling din tayo ka-blessed. Tapos hindi yung second floor ka-blessed, meron tayong balcony. Balcony. Tapos ito yung view natin ka-blessed if nandito tayo sa balcony area. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin dito sa site po natin sa Highview Hills Subdivision. So ongoing yung finishing natin dito sa bahay. Ongoing yung finishing din sa mga apartment unit natin. Mga ka-blessed, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.